Isang magandang araw po muli at magkita-kita na naman tayo sa ating maikling portion ng COVID break. At ngayong oras na ito ay gusto kong i-share sa inyo yung tuturo ulit sa Friday. Pero siyempre appetizer lang po natin ito. No? Huwag kayong masiyahan sa appetizer. Dapat doon po tayo sa full meal. Kasi very interesting po yung gusto kong ibahagi. Ano kaibahan ng efficient church sa effective church? Magkaiba po yun, mga kapatid, no? Efficient at saka effective, magkaiba. Ano po kaibahan ng efficient? Halimbawa, empleyado ka, pumapasok ka ng tama sa oras, hindi ka nalilate, umuwi ka ng maayos, tama pa rin sa oras, hindi ka, wala kang problema sa opisina. Okay? Sumusunod ka sa policies, kaya efficient na empleyado. Pero wala ka namang overall impact, no, sa buhay ng ibang tao at sa kabuuan ng iyong mga kasamahan sa buhay doon sa opisina. I mean, hindi ka effective. Kasi yun ang ibig sabihin ng effective. Kaya okay maging efficient pero mas okay yung effective. Halimbawa, gumagamit tayo ngayon. Isang halimbawa pa, gumagamit tayo ng mga social media, Messenger, Facebook, iba, nandiyan yan. Very efficient po yung mga technology na yan. Ibig sabihin na efficient ay talagang andyan, yung very handy. No? Gagamit mo anytime that you want. Pero hindi lang po yung efficiency ng social media, Facebook ang mahalaga. Dapat nagagamit mo effectively itong mga tools na ito, itong mga technology na ito. Right? Yung po ang ibig sabihin, may cellphone ako. Ito pong cellphone ko, very efficient po ito dahil sa kanyang function. Pero dapat hindi lang efficient itong cellphone ko. Dapat nagiging effective po ito sa aking kamay. Hindi lang po ito pang text, hindi lang ito pang pagtungkol po sa mga email ko, okay, o messenger. Dapat po nagagamit ko itong cellphone na ito effectively to impact people's lives. Yun po ang problema ng maraming church ngayon. Mukhang efficient, di ba? Sa Bible, natatandaan niyo po ba na nagutom po ang Panginoong Jesus? At nakakita po siya ng isang puno ng igos. At yung puno po ay napakagandang tingnan. Magandang tingnan. Ganun po kasi ang efficient. Magandang tingnan sa malayuan, sa labas. Pero nung lumapit po ang Panginoon, wala siyang nakitang bunga. So, hindi effective yung puno. Okay? Kaya sabi po ng Panginoon, mula ngayon, hindi ka na mamumunga. Kasi hindi po hinahanap ng Diyos doon sa punong igos na maganda ang dahon niya, parang makakasilong ka sa kanya, kundi mabusog ka sa kanya. Dahil yung igos ay dinesign para po makapagbigay po ng kabusugan sa mga nagugutom. Ganun din po ang church, no? Ang church na mukhang okay lang yung kanyang attendance, mukhang okay ang music ministry, mukhang okay yung pintura ng kanyang simbahan. Efficient po ang tawag doon. Okay, ginagawa mo yung dapat gawin. Pero yung effective po, ibig sabihin may naliligtas. Lumalago ang mga tao. Hindi ho ang simbahan na inilagay ng Diyos, dinesign para magtugtugan. Para may gamit kayong magagandang mga laptops, mga computer, cameras. Efficient lang yon. Pero para saan ba yung mga music na yan? Para saan ba yung camera? Para saan ba yung mga laptops natin? Para maging effective ang church. Ano po ang itsura ng effective church? May naboborn again, naalagaan ng mga tao, at nagpo-produce ng mga leaders for the future. Yun po ang kahalagahan na gusto kong maintindihan po ninyo. Alright? Kaya, anong gagawin po natin? Ang gagawin po natin, saan ba tayo dapat effective? Ano kaibahan ng efficient na simbahan sa effective na simbahan? Punta tayo sa number one. Anong kaibahan ng efficient evangelism sa effective evangelism? Number one po yung evangelism. Yung po kasing efficient na evangelism ay hindi po intentional kasi. Nag-evangelize lang sila. Okay, parang na nakagawian na, di ba, sa G12 kasi. Dito sa Dulos, wala yata ang araw o linggo na hindi ko sila nire-remind, no? Invite kayo, mag-evangelize kayo.
you might get it, no? Pwedeng sumusunod kayo sa akin dahil sinabi kong mag-evangelize. Efficient nga kayo eh. Alright? Nandiyan, pwede nag-iimbita. Pero hindi po intentional ang evangelism. Kasi ang effective evangelism ay intentional. Ang efficient evangelism ay yung nag-evangelize lang kayo. Okay? Pero walang matinding intentionality. Parang walang purpose talaga na ma-born again yung mga tao. Okay? Kulang po yung ingredient na ganun. Hindi po kasi hindi po accidental ang evangelism. Wala, hindi po accidental na merong maboborn again. Hindi nagkataon. May intention. Kaya maboborn again ang tao, effective yung evangelism nyo kasi intentional. Pinagplanuhang mabuti. Hindi yung parang nakagawian mo na lang na ikaw ay mag-evangelize. So diyan po nagkakaiba, no? Yung mga efficient na church, na parang yung puno nga ng igos, ang ganda ng dahon, di ba? Parang gaganda ng damit ng mga tao, dumadating naman ang tao pag Sunday, efficient yung church na yon. Pero wala namang nasisave, eh hindi ka effective sa evangelism. Pangalawa, na gusto kong bigyan natin ng pansin, ay yung kaibahan ng efficient sa discipleship at yung effective sa discipleship. Marami pong simbahan ng G12, efficient naman sila sa discipleship. No? Meron silang mga binibigay na manual, no? Nakikipag-usap sa mga tao, sa mga dini-disciple nila. Pero dapat alam nyo, ang effective discipleship is about father and son relationship. That's the effective way to disciple people. Okay? Kasi magandang tingnan yung efficient naman eh. Nandiyan siya, nakikipag-usap siya sa mga disciples. Sa disciples mo, ha? May time ka naman. Yes, you are efficient. Wala silang masasabi sa'yo. Kaya lang, dapat dali mo sa level na yung maging effective ka talaga. May nangyayari, lumalalim yung relationship mo sa mga dini-disciple mo. Yun ang effective. Hindi ka lang efficient, no? Na doon ka on time. Diba? Kaya lang, may intention ka kasi. Kung gusto mo maging effective ang discipleship mo, may multiplication ng disciples. Effective yun. Hindi nyo ba napapansin, parang ang babait naman ng mga leader natin sa church, masisipag naman sila, masunurin naman po sila. Kaya lang, efficient nga sila. Pero, pansin nyo, struggle sila sa pagmumultiply ng disciples. Kasi nga, ang nakataya dyan ay yung effective ba ang discipleship mo. Kasi iseset mo atmosphere eh kapag, alam mo ba, gusto mong parang maging effective ang ginagawa mo, nagsiset ka ng atmosphere dyan. Kasi yung efficient, wala ka namang pakialam sa atmosphere. Okay lang, lahat okay lang. Hindi mo pinag-aaralang mabuti. Kasi may sineset po tayong atmosphere sa lahat ng ginagawa po natin. Kasi kung walang atmosphere, di ba? Walang winning. Kung walang atmosphere, walang disciples. Kaya yung hindi po mahalaga sa atin na mga kapatid, yung numbers okay po 'yon. Pero mas mahalaga po yung souls. Alright? Magkaiba kasi yung nakatuto ka sa numbers, efficient 'yan. Halimbawa, gusto kong makapagbuo ng 12 disciples, may number ka. That's good. Efficiency ang tawag doon. Pero tandaan mo, may kaluluwa kasi yan. For you to become effective in discipleship, okay, tandaan mo, yung mga tao na yan ay hindi po numero. Sila ay may kaluluwa. It's about souls, brothers and sisters. No? Nagpa-function po talaga sila yon. Yung function and cooperation is the most important to become effective. Ulitin ko, function and cooperation. Numbers doesn't really matter at all. Kasi nga, baka nakafocus ka sa numbers, hindi po sa human being. And syempre, kung if you are working amongst human beings, real people, okay, kailangan mo ng cooperation and function. Sa discipleship, gusto mong maging effective, kailangan alam mo yung cooperation and function because you are working
with real people, not with numbers. Palagay ko, kaya maraming mga primaries at cell leaders ang hindi effective pagdating sa discipleship. Kasi they fail to realize na baka nakatingin ka lang kasi sa goal mo na number 12. Yeah. Yun ang magiging problema. No? Kaya discipleship is not ang efficient po na cell leader ganito. Efficient ha. Hindi mo ginagawa sa loob ng cell ang discipleship. Ang effective discipleship, alam mo, sa loob ng cell ginagawa yan. You're discipling people inside the cell. Yun po ang effective discipleship. Sige, you can bring those people outside the cell. Tama, di ma'am, di po yun. Pero dapat ang cell group ay may kultura. Dapat sanay na ang tao natin. Alam na nila yun. Yun ang mindset nila. Ah, dito sa cell. Gusto kong umaten sa cell kasi dito ako natutulungan magbagong buhay. Ano ba ibig sabihin ng discipleship? You help people to put their lives back in order. Ibinabalik mo sa tamang kaayusan ang buhay ng mga tao. And that's intentional. Kung gusto mo mag-effective, ha? Kasi baka puro cell group ka lang ng cell group, efficient ka lang. Hindi ka naman pala effective sa discipleship. Huwag po tayo mukhawala doon, no? At ang discipleship, mga kapit na effective, ay you are giving personal time with people. You are giving personal time. Hindi yung parang ina-assume mo lang kasi may mga tao kasi na disciple ko siya. Ba't mo tinawag na disciple? Eh, kasi pag tinawag mong disciple, hindi ina-assume, hindi mo lang sinasabi, kundi talagang effective akong nagdi-disciple dyan kasi I'm giving my personal time sa kanila. No? Talagang nagmamanage ako ng time, nagsasakripisyo ako para sa mga disciple. Kasi yung mga efficient lang ang disciples, eh, parang, yes, nakikita, nagre-report ka na nakapag-cell group ka, nakapag-one-on-one ka. Kasi hindi porket nakausap mo ang isang tao na disciple mo na siya. But you are building, ulitin ko, you are creating a son and a father relationship. Yun ang mahalaga sa effective discipleship. Going to number 3, so leadership training. Yeah, leadership training naman. Sa efficient, may pagkakaiba din sa effective na leadership training. Okay. Mamaya, yung ating curriculum pinapatakboy na lang na parang automatic. No? Yes, you're efficient. Nandiyan kayo lagi, natuturo, lalo ngayon sa Zoom. Diba? Andiyan yung mga worker natin. Salamat sa inyo, nandiyan kayo sa live class, SOL. Pero baka you are just going through the motion. No? Yung automatic na lang. Wala, hindi na involve yung isip, puso, kaluluwa. Yung lakas. Kasi leadership training should be done in an effective manner. Not only in an efficient manner. Yung mga tao kasi natin ay, sabi ko nga, may mga emotion yan. They're going through problems. No, napansin ko, maraming nagda-drop, maraming nag-absent. Eh kasi baka hindi na effective. Leadership training kasi ito yung susi para sila ay maging leader 1 month from now, 2 months from now, or maybe 6 months from now. Kaya sila natin dinadaan sa leadership training. Huwag natin gawing efficient lang tayo na may material ka. O sige, kasi pag may material kayo, mga team, mga live class team, o sige, meron kang material. That's good because you're efficient. Pero hindi porket may material, magpo-produce ka ng leader. Kailangan maging effective ka na trainer. Kaya yung material mo, magagamit mo effectively para maipasa yung kung ano yung nasa isip mo. Right? It's not just about talking to people. It's about communicating and transmitting the vision. Yun ang effective. Kaya sa leadership training, marami kang makikita na graduate ng live class, hindi na nagtuloy sa SOL. Iba naman, graduate ng SOL, hindi naging cell leader. Graduate ng SOL 2. Pabira mo na pagtapos mo ng SOL 2, you are efficient. Eh, hindi naging cell leader, you are not effective. Gets mo? Nakuha niyo. Okay, kaya nga sa Biyernes, sa Friday, 8 o'clock,
expound pa natin tong kaibahan ng effective leadership training at kaibahan niya sa efficient leadership training. Ano? Tingnan na po natin yan. Pupunta tayo dyan sa this coming Friday. Appetizer lang to. At sana ay yung curiosity ninyo ano, ay na-touch ko para hintayin nyo po sa Friday. Even, lalo na po dito sa Dulos na Botas, mga primary leader, kung kayo ay nanonood ng COVID break, sana maisip nyo, mabuksan, ito ang kailangan ng mga cell leader ko. Dapat makinig sila rito. Kayo dapat, mga primaries, kayo dapat ang unang magkaroon ng interest dito sa ganitong mga topic. Remember, training is our happy hour. Okay? Wisdom. Sana kukuha ang wisdom. Narinig nyo sa message last ng Sunday. Ang wisdom, nakikinig sa listening. And yun, being humble na, baka sabihin nyo kasi, alam nyo may yabang. Alam ko na yan eh, nadinig ko na yan. Oo, may yabang ka na. Ang tawag po dyan, spiritual pride. Ako kasi 31 years na ako nakikinig. Ang dami kong message na nadinig na, isang paulit-ulit. Pero alam ko, kailangan ko yun. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi ako pwedeng magkaroon. Iniingat ako sarili ko na magkaroon ako ng kayabangang spiritual. Kasi ang mga Kristiyano na yumayabang, makikita mo, hindi na ako interesado siya kasi narinig ko na yan. Ay, alam ko na tuturo ni Pastor. Ay, alam ko na yung topic na yan. Kaya kita nyo, maraming hindi nakakaabot doon sa lugar na gusto ng Diyos na marating nila. Kaya ito mo, hindi effective ang mga leaders. Efficient lang sila. Kasi nandiyan naman eh, no? Yung mga 12 go, efficient yan. Pero hindi lahat effective. Kasi para makikita mo effective, yung goal mo, nahihit mo. Yung gusto mong i-produce, napoproduce mo. Hindi yung available ka lang. Of course, maganda yung efficient. Ha? Pero yung efficient at hindi naging effective, eh, nadi-defeat po talaga ang purpose. Ba't natin ginagawa itong ginagawa natin? And I will go to the last one. Ito pong number 4, yung church growth. Okay? Meron pong mga churches na hindi po sila interesado sa church growth. Kapag efficient lang po ang simbahan, efficient, may attendance kayo. Alright? May attendance kayo. Makanta mga tao, dumadating naman sila pag Sunday. That's good. Alright? Okay naman ang galaw ng mga leader, nandiyan sila, nag-usher, multimedia, and all those trappings, no? Parang ang yung puno nga eh. Yung puno na ang ganda-gandang tingnan, pero walang bunga. Kasi ang church growth, ang hinahabol po natin dyan, yung health ng church. Kasi without a healthy church, there's no church growth. Ulitin ko yon. Kaya po, hindi lumalago ang isang simbahan kasi efficient lang sila sa ginagawa nila. Pero hindi malusog. Okay? Effective, ibig sabihin na effective, lumulusog yung church. Pag malusog ang church, sigurado meron po yung growth. Kaya yun rin po ang i-apply ninyo sa cell group. Ang cell group na hindi lumalago, may sakit po yan. Hindi siya healthy. Bagamat efficient yung cell leader, dumadating naman siya every week, kaya nagre-report naman siya sa kanyang leader, naglilista pa nga siya ng ano, meron pa nga siyang written report eh. Efficient ka doon, kapatid. Okay yun, and I commend you for that. Pero ang hinahanap ni Jesus sa cell group, bunga. Hindi yung attendance. Hindi yung weekly na gagawa ninyo yun. No? May activity lang kasi kayo doon. Kasi yung weekly ninyo na meeting ng cell group, ang tawag dyan, cell activity. Pero yung activity na walang productivity, inefficient na po mangyayari sa inyo. Ineffective. Ineffective ka. Kasi ang hahanapin po ng Diyos at the end of the day, hindi po yung nag-cell group ba kayo? O, nag-cell group. Meron bang kainan sa cell group? Ay, meron. Okay. Nasa oras ba yung cell leader? Ah, okay. Efficient yun. Pero pagkatapos dapat nun, compare mo, effective ba akong cell leader? May bunga ba? Nakapag-evangelize ba? Nababago ba buhay ng mga tao sa loob ng cell? Hindi ba sila nag-access ng oras? Kasi kaya hindi nababalik ang tao kasi ang feeling nila nag-access sila ng oras. So dapat yung, you are in charge ha? Mga cell leader, you are in charge. Mga primary 12, you are in charge.
Ibig sabihin, pag nawawala ang tao, eh, something is wrong with the... Tingnan mo, baka si leader may problema. Baka yung atmosphere ang problema. Baka yung lugar ang may problema. So, ikaw talaga ang in charge dyan. Baka mamaya yung... Paano ba magturo ang cell leader? Ramdam ba ng mga tao na mahal talaga niya ang mga member niya? Effective nga pinag-uusapan, hindi yung dumating ka lang. O sige, dumating ka nga sa cell group, hindi na maramdam ang pagmamahal sa mga tao. Eh di hindi ka effective, efficient ka lang. Di ba? Andong ka. O sige, nagpa-follow up ka. Why are you doing what you are doing? Kasi para maging effective kang cell leader, para maka-apekto yan sa church growth, you know why you are doing what you are doing. Do you love God and do you love people? Kasi ang efficient po na cell, ang efficient na simbahan, magaling lang po sila sa activity nila. Tama ang kanta, tama ang mga gamit, tama ang ushering. Pero walang bunga, walang pagbabago ng buhay, hindi effective po yun. Ang religion lang ang ginawa natin dyan. Ganda na simbahan, pwede ang ganda nga na simbahan mo eh. Naka-aircon ka nga eh. Efficient yun. Kasi walang pinapawisan, walang nagpapaypay. Pero hindi naman po yung temperatura ng loob ng simbahan ang pinag-uusapan natin dyan. Pag sinabing effective ka na simbahan, lumalago ang mga tao. Siyempre, nababago ang buhay. Napapalapit sa Diyos. Yan po ibig sabihin doon. No, may dynamic preaching. Kasi ang healthy church po, may system ka talaga dyan. To preserve the people, to preserve the harvest. Yun po ang healthy church. Hindi nawawala yung luma, may nadadagdag na bago. Ang simbahan po na hindi ka nababawasan at hindi ka nadadagdagan, efficient po yun. Ulitin ko, ang simbahan o cell group, ang cell group o yung primary to, yung network mo. Yung network, halimbawa, network leader, meron siyang 6 na cell leader, hindi nabawasan. Hindi naman nadadagdagan. Efficient lang yung primary 12 na yun. Hindi siya effective. Sa cell, paano naman sa cell? Hindi nababawasan ang member, hindi rin nadadagdagan. Efficient po siya, pero hindi siya effective. And that's not good, hindi healthy yun. Yung simbahan na hindi nababawasan, hindi rin nadadagdagan, may sakit po ang ganung mga gawain. Bakit po? Eh kasi dapat yung mga matatagal na doon sa loob ng simbahan, sa loob ng cell, sa loob ng network, lumulusog sila, dumadami sila. Hindi sila nawawala. May nadadagdag na bago. Hindi pwede ang isa, kahit isang kumpanya. Pumunta ka sa isang kumpanya. Malalaman mo ang kumpanya ay lumalago, kumikita ng pera kasi nakakapag-hire ng bago. At yung mga matatandang empleyado, kontento, masaya. Doon sa kanilang kinalalagyan na opisina. Hindi pwedeng ang opisina, the same yesterday, today, and forever. Ganon din yung cell group, ganon din yung church, ganon din yung primary 12. You don't stay the same. Kailangan may talagang pagbabago. You're bearing fruit. Ulitin ko yung sinabi ni Jesus, kinuwento niya, totoong nangyari yun. Hindi talinhaga ito. Nagutom ang Panginoon, nakita niya yung punong igos, ang ganda-ganda ng mga dahon. Mukhang sariwa. Pero hindi yun ang inaalam ng Panginoon. Kaya sabi niya doon sa puno, mula ngayon, hindi ka na mamumunga. Eh kasi po, may palatandaan na kapag ang isang gawain ay merong potential na magbunga. So yun, pag hinalap ng Panginoon ang bunga, meron tayo ibibigay. Baka masanay po kasi kayo, mga primaries, mga cell leader, baka masanay kayo na andyan lang yan, tatlo. Yan, puro, yan na lang yun. Okay, inaalagaan mo lang yung tatlo, minay-maintain mo. Efficient ka lang doon. Pero kailangan talaga ang growth sa church. At saan manggagaling ang church growth? Sa health. Health nino ng mga leader, health ng mga disciples, health ng mga cell leader, health ng palusugan ng cell group. Okay? Yun po yung ating i-discuss in a broader sense. Okay? Expound po natin yan. Kailangan maintindihan yung efficiency and effective na manner ng pag-handle po ng ministry. Okay, mga kapatid? So, it's nice sharing that even though for a few minutes. Pero I'll see you then this coming Friday. I'm inviting you. Okay, of course, dulos na botas.
meron tayong goal, meron tayong we are required to bring our people in the training. Kasi sabi ko nga sa inyo, last Friday, revisiting our roots, kailangan nating balik-balikan yan. Baka ang mga tao natin, hindi na sila totoong disciple, hindi na sila committed sa cell life, hindi na sila committed sa time. No? Baka in training nila, hindi na sila interesable sa mga training. So, be cautious, no? Sabi ng Panginoong Jesus, tingnan mo, baka may nawawala na. Kahit isa, mahalaga yan. I-connect natin ang mga tao natin. Hindi lang sa church, sa training. Okay? Hindi lang po church, sa cell group. Hindi lang po sa church, sa discipleship. Hindi lang po sa church, i-connect natin sila sa Diyos at sa kapwa nila, mga Christian. Okay? God bless you all. Stay safe. God loves you. And we love you and we miss you all. Palain po kayo ng Panginoon.